Alright. So, today naman, pag-uusapan natin. Ano yan? Yung railroad sa Pilipinas. Yung PNR? Yung PNR. Okay. So, hindi lang naman PNR kasi syempre, di ba, plano nga na malawak ang train line sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero ito yung tanong ko, real talk lang muna. Tayo, may sasakyan tayo, may gilikulray tayo. Uh-huh. Marami dito sa mga tao, may sasakyan. Uh-huh. So, bakit ako magte-train? Bakit ka magte-train? Oo, kung meron naman akong sasakyan, bakit ako magte-train? Kasi yun ang parang counter-argument dun, di ba? Na, oh, sige, magte-train tayo, nagtatayo tayo ng mga uh-huh. train. Pero, eh, since meron tayong kotse, what's the point of riding a train? Ako, uh-oh. Naiisip ko, dalawa yan. Una, priority siguro or focus ng government is syempre yung mga walang una mga walang kotse. Kailangan natin talaga ma-improve yung public transpo natin. Yun eh. Second, kailangan natin mag-train kahit may mga kotse para sa malalayong lugar. Malalayong lugar. Of course, eh, kunyari gusto natin pumunta Mindanao kasi yun yung goal nalala mo. Para may goal noon from north to south ganyan. Maganda yun. The reason why I'm asking, kasi ako, feeling ko lang ah, sa Pilipinas, gusto natin magkaroon ng sariling sasakyan. Pero feeling ko, pag napunta tayo sa ibang bansa, mas okay yata yung Mag-public transport. Yes, isa yan sa mga sinasabi ng mga netizens, kailangan pagandahin ng public transport ng Philippines. Nakalimutan ko yung bansa eh. Sobrang ganda ng public transport okay. na sobrang hina ng pag-purchase ng mga sasakyan. Kasi nga, kahit yung mga nagtatrabaho, public transport talaga. Mag-define tayo ng magandang public transportation. Oh, sige. Kasi, pag sinabi nating maganda, do we mean mura? Do we mean accessible? Do we mean malinis? Kasi, pero sa Pilipinas, gumagana. Kasi sa Pilipinas, ang dami nating public transportation. May tricycle na tayo. Door to door na nga tayo eh. Sa ibang bansa, maglalakad ka pa. Di ba? Pero sa Pilipinas, labas ka lang, may paparang tricycle. Di ba? Tapos ang mga jeep, walang bus stop. Titigil lang ng tigil kung saan nila gusto tumigil. May ruta, pero tigil ng tigil kahit saan. Siguro kasama yan sa pag-improve ng public transport. Hindi lang ibig sabihin ng public transport, add ng mga vehicles. Pero, siguro kasama na yung training, discipline ng mga drivers. Matagal na natin napapansin yan, di ba? Walang mga proper bus stop. Tapos kung saan-saan humihinto, obvious naman, nakakadagdag yan sa traffic. Diba? Pero good and bad. Kasi ito yung counter-argument. Tayo na may mga sasakyan, ang tingin natin doon, nakakadagdag sila sa traffic. Sino? Yung mga tumitigil kung saan-saan ng mga jeep. Diba? Pero sa ordinaryong tao, para sa kanila, maganda yung kung saan-saan. Titigil? Kasi syempre, parang hindi sila napapagod maglakad. Hindi ba tama yon? Syempre hindi, for me. Pero how do we resolve that? Resolve that, number one, strict implementation ng mga bus stops. Wala kasi talagang discipline ng mga Pinoy. Majority. And parang hirap na hirap ang majority ng Pinoy sumunod sa rules. Parang lagi tayong merong, ha, pwede naman to eh, ba't ako susunod dyan sa rules? Kunyari yan, lagi tayong ng bus stop dito, yung mga nakatira doon, magre-reklamo talaga eh, sasabihin nila, ba't pa ako maglalakad dyan? Ilang taon na nakasanayan natin itong mga jeep humihinto dito sa harap. Iyan yung problema kasi ayaw mag-adjust ng majority ng Pinoy. Pag naglatag ng rules, ang government, any government officials, laging may reklamo. Lagi talagang may reklamo. Hirap talaga pero sumunod. Pero pag sa ibang bansa, yan nga laging sinasabi. Ang feeling ko kaya sumusunod sa ibang bansa ang mga Pinoy because of strict implementation nga. Pag hindi ka sumunod, yari ka. Hindi ka tulad dito sa Pilipinas. Let's face the reality. Kapag sinita tayo ng mga enforcers, di ba? Laging madalas ang Pinoy, sir, hindi ko nakita yung red light eh. Baka pwedeng ano. Tapos itong enforcer, malambot puso.
Sige, sige ha, next time. Sa ibang bansa, hindi pwede yun. Baka batukan pa sila ng mga pulis. Pag sinabihan nilang, baka pwede. Dito kasi sa Pilipinas, lagi tayong parang nakikiusap, baka pwede. Tapos pag hindi tayo napagbigyan, ang sasama ng loob. Ayun yung problema sa napapansin ko. Tama. Ayun lang. Malaking hello, Masters. Tama yun, malaking bagay nga yun. Kasi nga, totoo eh. At saka ako sa tingin ko na sa culture din ng Pilipino yan eh. Lalo na sa bahay natin, di ba? Hindi naman lahat, pero karamihan Pilipino. Iba ugali sa bahay, iba ugali sa kapitbahay. So parang ganun siguro pag nangingibang bansa, masunurin dun sa ibang bahay kasi papakitang gilas. Hindi ko alam eh, pero feeling ko ano yan talaga, bebe. Kulang sa enforcement of rules and ano ba, penalties dito sa Philippines. Kasi, katulad ko, lumaki ako sa Saudi. At talaga naman, lahat sunod. Bakit? Kasi natatakot yung mga tao dun sa mga nag-i-implement. Pag hindi ka sumunod, may nagginawa kang hindi maganda, talagang yari ka. Eh, yun talaga yun eh. Ayun yung experience ko lang ah. Kaya nako-compare ko dito sa Pilipinas, yung mga ugali ng Pinoy. Kasi sa Saudi, ito kasi sila, sobrang strict nila talaga. Magnakaw ka, meron kang pinatay. Dito sa Pilipinas, masyadong malambot yung mga enforcement. Yes. Pero hindi ba tatamaan naman yung sa human rights? Naku, ito political na ayan tayo. Nga, pero human rights. Kaya nga natatawa ko kasi syempre, yan ang laging madalas na sinasabi ng mga Pinoy. Paano na yung karapatan nilang pagkatao, human rights nila. Yun ang talaga yung nako-compare ko. Sobrang strict ng Saudi na it works and it has been working for many, many years. Na talagang yung crime doon, wala eh. Kahit pa ang balita, magulo daw ang Middle East. Sa totoo lang, hindi naman. Parang feeling ko nga mas safe. Lahat. At saka, pero ito lang, mabalik lang tayo ng sandali, ma. Sa Middle East ba, lalo na sa Jeddah, meron bang public transportation? Yes, meron. Nagpa-public transportation ba kayo? Hindi madalas kasi nga may kotse kami. Ah. Pero kasi, ibang situation sa Saudi, dahil doon, madalas ng public transpo, yung kunya yung mga minibus, puro lalaki lang yan. Kasi for many years, hiwalay talaga ang single men, tapos sa family. So, madami nga. Oh, iba talaga siya. Yeah. Oh, sige, so, balik tayo dun ngayon sa train. Kasi ako, ang question ko is, tama naman yung ginagawa ng government ngayon na meron tayong roads, at meron totoo, tayong train. Tama din yun, tama. Tama talaga. Tama yun, di ba? Yun nga lang, ako, ang question ko sa sarili ko, lalo na sa atin, okay, eh bakit kapag pupunta tayo sa ibang bansa, kanwari, yung naplano natin sa Switzerland, sa Japan, gusto nating ma-experience yung train, even sa Amerika, yung kanilang, ano, yung coast-to-coast na train nila. Yeah. Linano natin. Oo, Japan. Anong meron sa kanilang common? Bakit yun? Gusto nating sakyan yung train nila. Tayo dito hindi. Siguro as tourist kasi, babe. Parang ang ganda tourist pag naka-train. Kaya imagine mo pag may train dito. Tapos sa coastal or sa mga bundok. Kahit yata tayo mag-train tayo kasi ang ganda ng view. Feeling ko 'yun yung habol ng mga ano. Kasi parang hindi ko gusto sakyan din yung train ng London. Bakit? Eh kasi parang puro tube kasi yan, di ba yung tawag nila? Parang puro underground. So parang wala kang makikita. Baka yung scenery, yan ang gusto natin. Pwede. So hindi nga talaga. At least siguro itong madaming factors talaga, babe. Pero dito talaga sa Philippines, kailangan talaga ma-improve yung public transport. And syempre, nandyan na yung road widening din. Nandyan na yung stricter implementation sa mga licenses. Tsaka I don't know, alam ko madaming maano, tinry na rin naman tanggalin yung mga jeep kasi it's not that safe anymore, hindi nagsi-seatbelt. Speaking, ang daming sira ng mga jeep, laging parang sira ang mga brakes daw. Oo. 'Di ba? Usok. 'Di ba nitong huli lang, nitong first a couple of days ago until now, sunod-sunod yung sa news ng mga tumaob na mga sasakyan. Ilang taon na yan eh. So, ayan, isa pa yan. Siyempre, sisigaw na naman mga tao. Yung karapatan nila, mawawalan sila ng work. Oo.
Pero hindi kasi iniisip ano eh, pag-improve talaga. We really have to improve. Kahit, ayun nga eh, we have to improve. Nahihirapan ng mga Pinoy mag-adapt. Yun yun eh. Ako masasabi ko dyan, mahal ko. Pero nakikita ko naman yung government, dinadahan-dahan na. May, matagal na, matagal na meron tayong improvements. Diba? Hindi lang naman dito sa government, pati sa previous, may mga dahan-dahang improvement. Ito nga lang mahirap kasi. Sa atin na may sasakyan, ang daling sabihin na palitan na yung mga jeep, palitan na yung mga lumang bus, ganyan. Pero meron kasing business side noon na hindi nila mapalitan yung sasakyan nila kasi etc. Ganun. Ngayon, pwede nating sabihin na, o kung hindi mo kayang bumili, tanggalin ka na, mawalan ka ng business, etc. Napaka masalimuot. Pero, siguro ani, ang tama na lang sigurong isipin ng mga tao is, wala naman talagang madali eh. Wala talaga. Ayun nga sabi ko, hirap na hirap mag-adjust majority ng Pinoy kasi... Kahit bumili ng sasakyan, mahirap eh. Diba? Lahat naman talaga lahat mahirap eh. We just so, have to ano, are you gonna do it? We kasi, have to change. We have to try to change for the better talaga. Tama. Siguro ang pinakamagandang magiging example natin, mahal, is kanwari, ito ang Jilly Coolery. For the longest time, paulit-ulit nating sinasabi sa sarili natin, okay na si KP, okay na yung Picanto. Kahit nagkakaproblema, kahit minsan biglang mag-overheat, okay lang kasi nauuwi pa naman tayo sa bahay. Yun malamang yung current status ng mga jeepney, mga bus na okay kasi na muna yan. Kasi nga nakasanayan. Diba yung... Ayaw nga mag-change, ayaw mag-adapt, ayaw sa innovation. Oo. Or saka, takot, parang naging comfort zone na ng mga Pinoy yung ano. Tama. So kung tutulungan natin itong mga to, lalo na itong mga business na mga jeep, tricycle at saka mga bus, siguro i-share natin yung purchasing decision natin itong sasakyan. Kasi sa totoo lang, siguro pareha tayo dito, na lagi nating rason, wala kasi tayong pera. Lalo na ako. Kasi po kuripot ako. Ayokong gumastos. Tsaka, oh yeah, fun fact, talagang nagpantal ako. Kasi allergic ako sa gastos. So, nung nagsabi sa akin yung asawa ko na bibili na kami ng kotse, nagpantal talaga ako. A day before or two days before, nagpantal ako. Stress na stress ako. Hindi tayo makatulog nung kukunin na natin sa sakin kasi down na yun eh. So, pero... Siguro, It's a goodbye. No? So yun siguro ang masasabi natin. Pareha rin yun dun sa mga may tricycle, may jeep, ganyan. Na ayaw nilang mag-upgrade kasi nakikita nila, okay naman to ngayon eh. Pero hindi nila alam, kanari, katulad ngayon, ano yung mga nakuha natin sa Jilly Coolery na wala before. Una, itong YouTube channel. Hindi lumaki to kung wala itong sasakyan. Pangalawa, yung travels natin naging komportable. Diba? Oo, mas magastos siya ng konti sa gasolina. Ito, pag gagas na naman tayo ngayon. Pero, komportable mga bata. Hindi ako kinakabahan na masiraan. Tsaka yung security, safety. Safety features. Safety features na ito panalo eh. Anim, diba? Anim yung airbags na ito. Tapos, okay siya talaga. Komportable. So, sa akin, looking back, actually sa ngayon, hindi na nga natin nagagamit halos yung Picanto. Pero looking back, baka yun yung kailangan siguro dahan-dahanin. I-convince natin yung mga operators. Mag-upgrade sila. Yun nga lang, how do we do that? No? Kasi sa totoo lang, yung government, they're doing the best they can. Pero, tuwing sasabihin nila na mag-upgrade yung mga bus, yung mga jeep, magra-rally. Totoo. Nagra-rally eh. Naiintindihan natin yung hinanakit nila. Pero sa atin din, don't the commuting public have the right to a safe transportation? Oo nga eh. Actually, tama ka dyan, babe. Tama yun. Tamang thinking yun. It's not about removing jobs of drivers and businesses. Pero parang mas importante yata isipin natin yung mga commuters. Yung safety. Kasi, kaya tayo, bumili tayo ng sasakyan. Kasi mas gugustuhin naman natin maggumastos sa sasakyan na tayo komportable kaysa sa makipagsiksikan. Kaya sa tingin ko, madami mga tao bumibili ng bagong sasakyan kasi that's a reaction to their unhappy experience sa public transport. Public transportation yung topic natin. Pero no, kung saan tayo nakapunta. Kasi tama yun eh. The root of all things na travel ay ang public transportation. So kung maraming sasakyan na private, it's a reaction kasi
hindi maganda yung public transportation. Yeah. Diba? Parang yung katawan natin, kung nilalagnat kasi may infection ka, it's a reaction. Kasi ako personally, lalo na sa pamilya natin, diba, hindi ako papayag na maiipit tayo sa public transportation na hindi reliable, mausok, siksikan. So, you can argue na kailangan mas maraming public transportation. Pero dito pa lang sa Las Piñas, ang daming jeep na walang sobrang laman na nag-uunahan. Yeah. Diba? Sobrang daming jeep, kahit bus, parang... Na walang laman. Okay. Oo nga eh. Yun yung malupit eh, walang laman. Iilan lang. Diba? Dumadami lang talaga sila kapag uwian o pasukan. Pero in the middle of the day, nandyan sila lahat sa daanan, alabang sa Pote Road, traffic sila. Diba? Mausok pa yung daanan, tapos magulo pa yung driver. Diba? So, that's the reason why a lot of people are buying cars. Diba? Oo. Hirap ang mga tao bumili ng kotse, pero they would rather buy a car kasi walang ganong ka-reliable na public transportation. Yeah. Sa akin kasi, where do we draw the line? Kasi for me, kung hindi mai-improve to, kasi kanwari ngayon, oo, nagpapatayo ng mga trains, etc. Pero napapansin din natin, maraming tao ngayon bumibili ng sasakyan. Kaya sila bumibili kasi pandemic, hindi sila nagtitiwala sa public transportation. And more so, lumalaki yung mga daanan. So bibili ng mga, yung mga tao na sasakyan. Hindi na matatapos to. Kukulangin na naman sa roads. Kailangan na naman ng bibili na naman ng mga sasakyan. Ang pinaka-solution talaga na nakikita ko dito is kailangan meron tayong reliable na public transportation. Pero, how does that look parang sa iyo, Hania? How do you see that? Ano yung talagang dahan-dahan na mararating natin yung level na parang tayo mismo will be happy to use public transportation? What does it look like? Ako yung trains talaga. I don't know. Train? Yeah. Yung mga bus. Sa Lobna City. Sa totoo lang, sabay-sabay kasi yan dapat. Hindi, ewan ko, ako lang, hindi ko pwedeng sabihin na, okay, road widening lang tayo. Tricycle. Or, okay, bus lang tayo focus. Hindi, kailangan sabay-sabay yan eh. Ayusin ang mga bus, ayusin ang mga jeep, i-upgrade, ayusin ang mga kalye. Kasi imagine na, 109 Filipinos na tayo, tapos yan pa lang ang mga kalye natin. For so many years, lagi lang tayong EDSA. Sa ibang bansa, ilan ang EDSA nila? Ayun yung point ko eh. Kasi padami ng padami ang Pinoy, padami ng padami ang mga kotse. Kahit yung mga bus, jeep, tricycle, padami ng padami. Pero yung roads natin, not enough. So for me, sabay-sabay dapat talaga. Ang hirap mag-implement ng sa isa lang focus. So dapat, sabi mo, lahat sabay-sabay. Sabay-sabay, oo. Pare-pareha. Pero ito, ito siguro yung tanong ko. Ano yung mga mode of transportation natin ngayon? Na sa tingin mo, outdated na? Jeep talaga. Tricycle? Tricycle din. Oo. So, anong gagamitin? Kasi tayo kasi, ang different kasi sa Pilipinas is, meron tayong mga malalaking mga subdivision na hindi madaling lakarin yun eh, palabas. Nag-use sa atin, di ba? Hindi madaling... Hindi pwedeng ano. So... Okay, anong question mo doon? Sa tingin mo ba... yung mga times na yon eh yun yung mga special cases na kailangan pa rin ng tricycle or sa okay, tingin yan mo, kasi hindi na hawak ng government yan, private yan eh. Pero so dapat tayo as a Filipino culture, ano sa tingin mo yung magandang suggestion moving forward? Kasi obviously sa ibang bansa may ganyan ba? Kasi ako na-imagine ko sa ibang bansa, taga lang ha, sa ibang bansa na-imagine ko wala silang maraming side roads. Ang meron sila avenue at saka streets. Kaya lahat ng pero, tao. Oo. Pero babe, tingnan mo ah. Kahit sa states naman, wala namang masyadong public transport. Hindi nga maganda yung sorry, 'di ba? Hindi nga maganda yung train nila. Oo. Lahat nga doon nakakotse. So, let's think about that. Bakit sa states halos lahat naman, baka nga 95% ng population nila nakakotse, 'di ba? Okay. Ako masasagot ko diyan. Ko-commute eh. Kasi afford nila, which is ako honestly afford din naman ng mga Pilipino. Yung nga lang, meron pa tayong mentality na bakit kung meron naman ng mura, bakit tayo bibili ng sarili natin?
Pero ngayon, based on nakikita natin, ha, yung mga, kunwari, bumibili ng mga bagong sasakyan, lahat ng tao nag-i-embrace na doon. So, ibig sabihin ba noon na at least for now, ang nakikita mong future ng transportation in the Philippines is mostly will be car-driven kasi marami na tayong roads, mga tulay, etc. Tapos, ang secondary natin would be the trains. Yeah, ako, I'm rooting for improvements na tuloy-tuloy improvements ng train natin. MRT, LRT, lahat kahit yung PNR. Kasi malaking tulong. Kasi ngayon na, laki na rin ng improvements ng MRT, LRT. Di ba? Umaabot na nga dito sa sukat. Malaki na talaga. Sobra. For the next 10 years, ano yung nakikita mo na changes sa how Filipinos will move from point A to point B? Kasi, syempre, for before, may kita natin nandiyan yung mga tricycle, mga jeep, mga bus, mga train. Pero train, sa Metro Manila lang talaga. Ah, okay. Ang sagot ko dyan, lagi lahat. Lahat sila. Kasi lagi ko sinasabi, hindi natin pwedeng sabihin, okay, in 5 years, 10 years, lahat tayo dapat ang goal natin, nakakotse lahat. Mm-hmm. Or, 5 years, 10 years, lahat, 95% ng population ng Pinoy gumagamit ng public transport because that means magandang public transport ng bansa. Sa akin, no, hindi pwede kasi may kanya-kanya tayong plan sa buhay. Like us, gusto natin ng kotse kasi kung saan-saan tayo pumupunta. Hindi siya applicable na may kids tayo, may madala tayo, tapos sa lifestyle natin kasi parang bigla tayong sige punta tayo ng Batangas ngayon, ay sige punta tayo mamaya sa ganun. So for me, lahat talaga for private cars, maganda yung ini-implement ngayon na road widening, yung build very very beneficial for people like us na gusto natin may sarili tayong lakad, saan tayo pupunta. Tapos, yung mga public transport, yung improvements ng mga trains natin, makakatulong talaga yan . Makakatulong talaga yan. Lalo na may mga plano talaga na ano ba yun? Hindi ko alam yung name ng project nila . Pero, yun nga, papadamihin pa nila yung mga trains. Eh di lahat panalo. Lahat, from mga private cars to commuters, di ba? Again, hindi ako sa akin na, hindi ko pwedeng sabihin na kailangan na focus lang natin yung sa mga commuters. Paano yung mga tulad natin na ako gusto, ayoko mag-commute kasi parang mas komportable akong nakakotse. Yeah. Paano yung ganung mindset? Kasi, i-clarify natin, ha? That's from you used to doing commute when you were... Yeah, when I was still single, working. Nag-work ako before sa Eastwood. So, ang travel time ko every day was a total or average of 4 hours. That's back and forth. Ngayon, mas malala na yata. Ngayon, mas malala ang Eastwood to Las Piñas? Bakit? Pretty sure. Kasi syempre, una, yung traffic natin. So, feeling ko, yung malaking issue yun. Pero kaya ko lang kinaklarify yung kasi baka isipin nila ayaw mo mag-commute kasi ayaw mo lang. Hindi, ako, galing ka na super doon. Super gala ko noon, kaya ko mag-commute. Sinasabi ko lang, let's be fair to everyone. Huwag tayong one-sided na porket may kotse kami, porket may kotse tayo, iisipin ko na parang, di mag-kotse din kayo lahat. Kaya nga may road widening para hindi. So, kailangan isipin natin ng bawat isa. Like us, may kotse tayo, isipin natin yung mga commuters kasi super commuter ako noon. Ano yung mga gusto ko? Ayun nga, lagi ko sinasabi, mag-improve yung mga bus, yung mga jeep. Kasi hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Ganun pa rin. Kaya nga, back to our topic kanina. Kulang talaga sa strict implementation, yung enforcement ng mga penalties, etc. Sobrang luwag. I know madami magre-react. Huwag naman masyad malupit. Pero katulad na sabi ko, lumaki ako sa Saudi, yung pagiging malupit ng mga Arabo, it worked. Talagang walang loko . Walang loko dun . Meron, konti. Pero unlike sa, dito,
talagang parang grabe ang freedom of speech na wala na sa lugar. Tama. Eh, yung so, problema rin naman kasi dito, may mga Pilipino rin na nasa power na medyo abusado. Pero that's for another day. Yeah. Ito siguro ang susunod na question ko sa'yo. Ako, inisip ko, what if public transportation is free? What if public transportation is free? Eh, that's good. Eh, ito ngayon ang question. Kaya ako ito tinatawa. Are you kasi asking if I'm gonna use it? Oo, are you gonna use it? I have a car. I'm not gonna use it. Easy. Ayun. Kasi, ano eh, sabi ko nga, hindi natin pwedeng sabihin na, okay, free na yung public transport, so yung may mga kotse, gumamit na. Hindi, kasi nga, kanya-kanya tayong plano sa buhay. So sa akin, since may kotse tayo, minemaintain natin, diba? And that's the reality talaga. I know some people will feel na parang mayabang yun, pero no eh. Hindi, kasi, let's face reality, kasi iba-iba yung status din naman ng... At saka iba-iba yung sacrifices. Like tayo, ang sacrifice natin is we pay an absurd amount of money every month para magkaroon ng sasakyan. Yung ibang tao, they pay an absurd amount of time and effort para makatipid. Siguro kung train, kung maglalakwat siya, long, okay lang, long yung drive. Long yung mga travel. PITX, yung titigil diba? Tayo doon, magpa-park. Oo, masaya eh, pag magta-travel. Pero kasi, kaya ako sinabing no, and I'm, because we have a car, eh sayang kasi yung bilhin natin. Would you trade the car pagka-free ang public transportation? No. No pa rin talaga, no? So, no. Yun, so, eh kasi, ewan ko ah, ako lang siguro kasi as a mother, na masyado lang ako siguro protective sa kids na parang ayun yung experience ko kasi na nagko-commute ako. I don't know anong term. Mahirap kasi nanakawan na ako. No, lahat naman yata tayo nanakawan. Nanakawan na ako sa bus. Mm. Tapos, alam mo yun, yung parang makakahalubilo mo kung sino-sinong tao, iba-ibang tao. Mm-mm. Kaya siguro super protective ko lang ngayon sa mga bata kasi I don't want them to experience that. And mm-mm. I don't know why I need to let them experience it. Yeah. For what? Ayun lang that's siguro sa akin. That's the reason din bakit interested din tayo mag-keep ng dalawang sasakyan para meron sila, no? Oo, it's kasi parang no? There's no point of me letting our kids experience na what? Ma-experience nila na talagang mapapagod kayo sa commute, yung siksikan, mananakawan kayo. Pwede for pa kayong, bucket, ano, so, di ba yung mga style, no, naglalagay ng chewing gum sa book. Diba? Ako yun eh. Ay! yung naiipit-ipit tapos nakukuha na naman. Ang dami kong wallet na nanakaw sa ano, MRT. Bubuksan yung bag, etc. Oh, so ayun lang sa akin, hassle eh. Kaya, pero then again, I'm happy sa improvements ngayon. Yeah. I'm praying and I'm hoping magtuloy-tuloy ang improvements ng public transport natin. Yung mga nagre-react sa internet, mga hindi lang makapaghintay yan. Hindi yun yun. Pero let's face it, for so many decades, ngayon lang natin nakikita yung ganyang improvements. And ano ah, siguro naman yung mga trains na yon ang talaga magbe-benefit. Yung mga tao na na-along that area. Oo, sila totoo, talaga may improve. Saka yung from metro to metro, like Makati to Ortigas. Oo, to, yun, yung nga sabi ko, kanya-kanya kasi kanya-kanya buhay eh. So kanya-kanya yung status sa buhay. Katulad niyan, kung taga EDSA lang naman siya, tapos dun din ang office niya, aba, mag-commute na nga siya. Nandun na naman MRT. Tama. Ba't ka pa magkuhotse, sayang gas, sayang yung pagod mo sa traffic, sayang yung parking fee. Kung nandun lang naman so, yung ano yung mo. Alam mo yun, kanya-kanyang ano eh. Depende sa lifestyle. Yeah, depende. Depende talaga sa situation mo. Siguro yung sa atin lang kasi ngayon. Dito sa South, oo, there's no reason. Work from home. Work from home tayo. Kaya it's so easy for us to say na hindi ako mag-commute kasi work from home. Ayan. Oh. Eh, ganun lang kanya-kanya. Oo nga, tama ka dun, mahal ko. At ako, para sa akin, no, ganun. So, sige, wrap up natin, no. So, sa opinion mo,
trains and roads dapat sabay sila. I agree yes, with that. Yes, sabay yan. Yung kasi kaya naman ng Pilipinas yan kaya eh. Ng Pilipinas we don't yan. Have to wait for what 20 years. Kaya naman kasi ngayon kinakaya naman eh nag-improve na ang dami na nating mga infra. Mm-hmm. So ibig sabihin kaya nag-improve na rin yung mga vehicles. Oo. May mga e-bus na. So kaya isabay-sabay yan. Ano lang talaga, kailangan lang natin mga Pinoy more patience sa... Should we be more assertive? Kailangan ba natin mag-demand sa mga... Kasi ito, sa totoo lang, hindi government ang kailangan nating welgahan para mag-update yung mga jeep at saka mga bus. Yeah, private, private yun, eh. Yun. So ang sinasabi ba natin... Lagi ko sinasabi, ang government ang trabaho niyan, eh... Sorry sa term, kutusan yung mga business owners na hindi sumusunod. Yun eh. Kasi alam naman natin na hindi nga sumusunod. Alam mo sa Saudi, maganya, sarado yan. Should it be the government? Hindi ba pwede na tayo as what? Public ang magwelga dun sa mga... Hindi naman makikinig ang mga private companies. Would it help na hindi natin suportahan? Like, let's vote with our wallets, hindi tayo sasakay sa kanila? And that's not gonna happen. Kahit ayaw natin, madaming Pinoy na kailangan pumasok sa work at mapipilitan pa rin sumakay sa mga bulok na bus, so na jeep. So kaya nga, ayun ang trabaho ng government. We're paying taxes. A portion of that goes as well dun ng mga government officials na kailangan brasuhin tong mga itong mga companies, mga businesses na ayusin nila yung pamamalakad ng business nila. Yun eh. I think we can agree on that. O sige. So sa akin, I think it's very clear, no? Kailangan natin mag-upgrade ng mga buses, kailangan natin mag-upgrade ng mga transportation na upgrade or intercity, improve. Intra. Tama ba? Basta sa loob ng city, mm-hmm. kailangan ma-upgrade. Pagka nagko-cross ng city, it should be trains na. Pagka nagko-cross ng provinces, mga provincial bus na yon. Yeah. Then, everything in between, nasusolve naman ng build road expansion natin, and I'm happy kasi tayo as car owners susunod nga mag-road trip tayo sa Baguio kung pwede. So maganda yan. So babe, thank you very much for sharing your insight. You. Kasi ako, alam mo naman, iba opinion ko, ikaw iba opinion mo, pero together we can find a little bit of clarity, and hopefully yung mga viewers natin medyo magkaroon sila ng idea. And this is a conversation, guys, ha? Baka mamaya iniisip mo kami lang nag-usap. No, leave a comment down below. Yep. And sabihin nyo kung anong opinion nyo. So guys, if you like this video, leave a thumbs up. If you dislike the video, it's okay. Leave a thumbs down. Leave a comment down below with your thoughts. Again, suggestions or corrections. Baka may nakita kayong mali sa aming information dito. So guys, yun na lang muna. Remember to subscribe. And as always, thanks for watching! Alright! Guys, so tinan nyo, haba ng pila. Dire-diretso yun, hanggang dun sa kabila. Siguro mga 4 lanes, tama? Yeah. 4 lanes worth yan, sinabay-sabay na nila. Grabe, dito hani tinan nyo sa side. Ayan o. Oh, lahat yan, papunta dun, magpapagas. Yeah. Ganun ba kamahal ang gasoline ngayon? Na yun, 10 pesos. Oh, no? Pero laking bagay din naman yun. Oh, malaki din yun. Kasi syempre, parang mga 500 pesos din masisave. Hindi naman, mga 300 pesos ang masisave mo. Nakailang liters ba tayo? Tingnan natin. Check mo ba? Sige, compute natin. Bakit ganun ang reaction ng mga tao? Yeah. Ako na, Daddy. Ayan. So, naka 33 liters tayo. Oh, edi 300. 300 niya. Laki. Laki ng discount. So, naka-discount kami 300 pesos today. Wow! Thank you, Landers. Thank you, Landers. Sakto-sakto. Pagkain yan. Yes! Yeah.